natin ang pag-record, tuloy-tuloy natin yung pagkuha. Narinig natin yung kinwento ni Sister Nemia. Sabi nga ng Bible, ano ba ang patatandaan na ang propeta ay totoong propeta ng Diyos? Kapag ang kanyang pinrapisay ay hindi nangyari, hindi siya propeta. O kaya naman ay ang tawag po roon is inaccurate prophecy. Pero yung prophecy ko po ay natupad. That is not an inaccurate prophecy and I am not a false prophet. Kung titingnan natin, matagal bago natupad yung prophecy. Kasi po ang Diyos kasi nagbibigay ng chance. Pakisabi, nagbibigay ng chance. Kasi para sa inyong kaalaman, ayaw ng Diyos na yung pangit na bagay ay mangyayari sa atin. Ayaw na ayaw yun ng Diyos. Kaya ginagawa ng Diyos, malayo pa, sinasabi na sa atin na ito yung mga mangyayari, magaganap, na upang sa ganoon ay maiwasan na po, huwag na pong mangyari at maganap. At nakita po natin, sabi nga, kaliwas pa ang nagaganap sa prophecy. Kasi lalo pa silang pinapagpala at yumayaman. Yun nga po kasi ay grasya ng Panginoon. But it doesn't mean that the prophecy will not be fulfilled. At dumating na po yung kahilugan ng prophecy o yung perfect time ng prophecy, yung judgment ng Lord, yun na nga po natupad. Saglit lamang po, no? Repentance lang, pagsisisi lang. Ibinalik ng Panginoon ngayon, no? At nakita ko, mas magandang sasakyan pa, mas bago pa, mas malaki pa. Palakpakan natin si Lord. Sabi ko nga, nung pinag-pray ko si Brother Patrick at hindi ako sa Panginoon, nabigyan siya ng Lord ng chance. Sabi ko nga sa kanya, alam mo Brad, repentance lang yan. Yung promotion mo na nawala, higit pa riyan ang gagawin at ibibigay ng ating Panginoon. Kaya po sa lahat po ng mga narito, isa lang naman talaga ang sekreto ng pagyaman eh. Sino yung gustong yumaman? No. Hindi ito yung panahon ng kahirapan. No, yung kahirapan po ay hindi po dapat tanggapin yan ng mga tunay na Kristiyano. Dahil ang sabi ng Juan, Jesus, letter B, John chapter 10, verse 10, letter B, Jesus Christ came into the world, or letter A, I mean, no, or tama, letter B, no, to give us life and have it more abundantly. Bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amin po ba? Glory to God. Kaya po sa oras pong ito, ay gusto ko lang ipaalala uli ang prophecy. Three weeks from now or 1 month from now, nag-prophesy muli ako. Nakaamban ako muli ang taba. So sa mga ayaw makinig, wala po akong magagawa. Maaring masabi, mumupo, lingkod na Diyos, bakit mo ba pinarapin sa iyo na pagutusan lamang po ako? Matutupad ba yun? Opo. Sa lahat po ng hindi nagbibigay ng maayos ng tithes and offerings, sa lahat po ng mga hindi nilalagyan ang tawag, sa mga kapatiran po sa iba't ibang bansa, mula po sa KOJM, na hindi ninyo itinatayo ang Kingdom of Jesus Fellowship sa bansang kinalalagyan ninyo, ang lahat ng pagpapala ninyo, ang lahat ng tawag ninyo ay hahablutin ng Panginoon at ibibigay sa mga babaeng, mga lalaking matapat na magbibigay ng tithes, ng offerings, ng first fruits, at itatayo ang Kingdom of Jesus Fellowship sa bansang kinalalagyan niya. At kung hindi itong mangyayari, I prophesy in the name of Jesus, ang lahat ng pagpapala ninyo, ang lahat ng tawag ninyo ay aalisin sa inyo ng Diyos at ibibigay sa iba. Palakpakan natin ang Panginoon. What's out? What's out? Magbantay tayo sa mga prophecy. At sa lahat po ng mga kapatiran sa KOJF sa ibang bansa, saan mang kayong bansa naroon ngayon at hanggang ngayon ay hindi pa ninyo itinatayo ang Kingdom of Jesus Fellowship dyan, makinig po ang lahat. Huwag muna kong magbintuhan, napakahalaga nito. At hindi kayo nagbibigay ng maayos ng inyong tithes and offerings and first fruits,
ang tawag sa inyo ng Diyos ay aalisin, ang pagpapala ninyo ay tatanggalin. Ito po ang tingin, huwag po roon. Ibibigay po ng Diyos yan sa mga taong masunurin. Amin po ba? Amin po ba? Naunawaan po natin? Tanungin mo nga ang sarili mo, naintindihan po ba? Tanungin mo nga ang sarili mo, ituro mo nga naintindihan po ba? Lingkod ng Diyos, matutupad ba yun? Na silang mga nasa ibang bansang hindi nagbibigay ng tithes and offerings, silang mga nasa Pilipinas na hindi nagbibigay ng tithes and offerings, hindi nag-evangelize, hindi nagtatayo ng KOJF sa ibang bansa, sila ba talaga i-judge ng Panginoon? Yes! Nakaamba na ho ang palakuli! Nakaamba na po ang tabak ng Panginoon! Iyan bang sinasabi mong yan ano bang reason mo? Bakit mo sinasabi yan? Ako lang talaga masusunod, ayokong sinasabi yan eh. Hindi naman kasi talaga nakakatuwa yan eh. Amen po ba? Naunawaan po ninyo ako? Pero ang aking pong sinasabi sa inyo, mga minamahal, kinakailangan po talaga nating marinig at dinig ng ating Panginoon. Kailangan po talaga marinig at dinig ng Panginoon, mga minamahal. Amen po ba? Na kailangan tayong mabigyan ng one direction. At ang magbibigay sa atin ng one direction ay hindi from US and not from Australia. Amen? Only the Bible can give us one direction. Amen? Nakikinig ba po ba tayo? Amen po ba? Nakikinig ba po ba tayo? Kaya nga po, ang gusto ng Panginoon, ituloy-tuloy ka mapapagpala, di ba? Ayaw mo bang nakikita ko? Ayaw mo bang nagkakaroon ka ng bahay? Ayaw mo bang ikaw ay nagkakaroon ng sasakyan? Di ba? Tapos may maganda ka lang. Marami na magaganda sa buhay mo eh. Ang sinasabi lang naman ng Panginoon eh, ibigay mo yung para sa akin, di ba? Pagsahod mo, bigay mo yung 10%, di ba? Tapos yung mga unang bunga, ibigay mo yan, di ba? At yung sinasabi ng Panginoon eh, mag-evangelize ka, itayo mo ang gawain ng Panginoon. Diba? Ay yung mga kulto nga, tinatayo nila yung kanilang maling gawain, tapos tayo sa tamang gawain, hindi natin tinatayo. Kaya po, itag nyo ito, ipadala ninyo ito, i-force nyo ka agad ito sa lahat ng mga kapatid sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa upang sa ganun ang prophecy hindi tama ay hindi matupad sa kanila. Nakikinig pa ba tayo? Tandaan po natin mga minamahal, nagpunta ang lingkod ng Diyos, si Prophet Jonah sa Nineveh para sabihin sa kanila na isang araw, gugunawin ng Lord ang buong Nineveh. Alam mo, ang buong kaharian mula sa hari ay nagsisi ng kasalanan. Yung prophecy ni Prophet Jonah ay hindi natupad. Pero pagkalipas uli ng mahabang panahon, balik na naman sila sa dating gawin. Anong ginawa ng Lord? Dumating si Prophet Nahum, pakisabi Prophet Nahum, para muli silang babalaan. Hindi ba sinasabi na sa inyo na kapag kayo ay magpapatuloy sa inyong maling gawa, ay wawasakin ng Diyos ang bansang Nineveh, ang inyong bansa? Alam mo, pakinggan mo po ito. Hindi na ho sila nakinig kay Prophet Nahum. No? So anong nangyari? Tingnan mo sa mapa ngayon ng buong mundo, wala po sa mapa ng buong mundo ang Nineveh. Burado na po. Pero ang Spratly Island, ang Scarborough ay nasa mapa po yan ng Pilipinas. Amen? Amen. Hindi po pag-aari ng China yan. Kaya kung papupunta kayo sa museum na kung saan naroon yung mga old maps of the Philippines, Scarborough and Spratly Islands ay bahagi po ng bayang Pilipinas. Amen? Glory to God. Kaya nga po, lahat tayo dito makinig. Yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa, makinig. Kasi naipakita na nga no? Naipakita na nga. Isipin mo, sabi ko nga sa inyo, ang pastoral house ay nasa apartment C. Nasa Sacred Heart, Quezon City, Kabuning. Then, paglabas ko ng pinto, tingin po kayo sa akin, paglabas ko ng pinto, ng pinto ng apartment scene, na pastoral house, bumahakbang ako at ang hinahakbangan ko'y iba't ibang bansa. Totoo po yun.
no, sa Commonwealth, sa Patasan Hills. Kung tawagin ko yan, battlefield yan eh. No, kasi ang mga tao rin, mawalang galang na, mababait, hindi naman lahat. Sobrang masusunurin talaga. Mga nakaagaw na church, mga mapanira sa tamang turo, mapanira sa totoong lingkod ng Diyos. Kaya ako tatanungin, ayoko pumunta rin sa Commonwealth, sa Patasan, sa Kasunduan, ayoko nagpupunta rin. But in obedience to God's command, nagpunta ako para bigyan ng prophecy si Sister Nemia at saka Sister Rhoda. At yung prophecy mo, natupad. Sabi nga, yung hindi nila kinakain, nakain nila. Yung hindi nila naisusot, naisuot nila. Yung hindi nila nararanasan, naranasan nila. Eh, hindi nagpatuloy si Sister Rhoda. Wala, bumagsak yung blessing ni Sister Nemia, nagpatuloy. Tuloy-tuloy yung blessing. Amen? At magpapatuloy si Sister Nemia, kaya tuloy-tuloy yung blessing. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Kaya po mga minamahal, simple lang, o, tingin po rito. Eh, lingkod ng Diyos, kami po mahirap. Kami po naghihikahos. Isang kahing, isang tuka ang buhay namin para nga nasa sardinas, sa halata ng sardinas. Sa magsasalita, marami marahil sa atin nandito, nakikinig o nanonood ngayon, damang-daman natin yung kahirapan ng buhay. Eh, isa lang naman ang sikreto eh. Tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, pagsisihan mo mga bisyo mo at kasalanan, paglingkuran mo siya, ibigay mo ng maayos ang iyong tithes and offerings and first fruits, presto! Giginhawa ang buhay mo, amen? Binigay na nga sa atin yung formula eh. No, binigay na sa atin yung tamang formula. Yun na lang ang gagawin mo eh. Na as simple as that. Nasa mababa kang kalagayan, hindi ka naglilingkod sa ubusan ni Kristo, mararanasan mo yung promosyon ng Diyos, no? Itataas ka ng Diyos. Abay, isa na lang sikreto eh. Tanggapin mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo. Magsisihan mo ang mga bisyo mo at kasalanan. No, pagbalik loob sa Panginoon, sumunod sa Kanya, pinapabigay ng Diyos, presto, itataas ka ng Diyos. Amen po ba? As simple as that. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, kung gusto nyo bang manatiling mahirap? Gusto nyo bang manatiling walang-wala? Sabi ko nga, marami hindi nakakaalis na punta na ibang bansa. May anointing ako riyan eh. Direkta nga sinasabi ko na, ay, meron akong anointing dyan. Subukan mo ipag-pray kita na hindi ka umaalis ng ibang bansa. Lilipad ka papunta ng ibang bansa, I tell you. Hindi ka umaasenso, ipapag-pray kita. I tell you, aasenso ka. Tinayo ninyo, nilon ninyo. Hindi ikaw ito, sister ano ha, bakit kismis mo na naman ako, wala ka rito. Sasabihin mo, ikaw na naman na pinapatama ako sa preaching. Wala siya rito eh, baka sabihin niya, siya na naman pinapatamaan ko eh. Yung mga tao kasi ganoon eh, wala na nga, pinapatamaan pa na. Paano kaya tinamaan? Siguro sa shooter ako. Kung nag-loan ka, ikiterahekin na, tumahod ka, nagpatayo ka, baka na nga napatayo mo. Tagilid pa, wala pa sa tamang lugar, nakikinig pa humula yung okay na, pastor na tama na to. Ayos na, ayos na. Huwag na yan, naging mo na ito. Salamat, maraming salamat. Ha? Hindi na yan. Okay na to. Malakas na to. Okay na to. Malakas na. Sige na. Huwag na mo. Tingnan. Na-store ko ako eh. Ganda-ganda na sinasabi ko. Na-store ko ko eh. Eh sige na yan. Okay na. Tapos nyo sa inyo na ayos na ako rito. Kanina kasi, nag-rotate ko nga. Nagsiswing kasi siya eh. Kaya sabi ko, itutok lang sa akin. So nakatutok na naman. Ayos na. Okay na. Ayos na. Store ko. Commercial. Eh, kilig pa po tayo, simple lang yan eh. Wala kang matinan, wala kang bahay, wala kang sasakyan, papag-pray lang kita. Hindi ka ma-restore, papag-pray lang kita, makipag-usap ka lang. Madali lang yan eh, as simple as that. Hindi tumataas ang grade mo, wala kang pambayad ng tuition fee, wala, may sakit ka, may karamdaman ka, lapit ka lang, ipapag-pray lang kita. Kasi yun ang sinasabi ng Biblia eh, di ba, James 5:14-16, tawag ka ng totoong elder, sabi ng Bible, James 5:14-16, tawag ka ng totoong elder. Kaya may pag-pray ka ng totoong elder. Pag pinag-pray ka niya, alam mo, titinig ang Panginoon. Sabi ganoon. Nakikinig mo pa tayo? Pag tayo nasasaktan dito, huwag tayo nagagalit, huwag tayo balang sibuyas. Tinuturo na nga sa atin yung formula eh, di ba? Tinuturo na nga sa atin ito eh. So simple lang yan. Lapit ka sa akin, ipapag-pray kita. Pag-altar ko, lumapit.
No? Wag po akong ituring na kalaban. Wag po akong ituring na kagalit mo. Kagandang lalaki, ginagalit mo. Dapat nga, nagpapapirma ka pa ng autograph. Dapat nga, yung picture ko, nilalagay mo sa ilalim ng kunan mo. Para kung may image, matakot, hindi ka agatin. Ganun lang yun, di ba? So, nabuha mo natin mga minamahal. So, tinuturo sa atin ng formula. Hindi ka makaalis, hindi ka makalipad, hindi ka makapasa, hindi ka makapag-uproot, hindi ka makapagpatayo ng bahay, etc., etc. Simple lang yan eh. Halika na, pag ito'y papag-pray kita. No? At bago kita ipag-pray, syempre, kagaya ng sinabi ko kay Father Patrick, repentance lang. Pagsisisi lang ng kasalanan, pagtanggap kay Kristo bilang Lord and Savior ng buhay, di ba? At pagganap sa perfectong kalooban ng Diyos, tapos na yan eh. As simple as that eh. Amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Ganun lang po yun eh. Kaya po mga minamahal, kung kayo po ay hindi nagbibigay ng tithes, hindi po kayo nagbibigay ng offerings, hindi kayo nagbibigay ng first fruits, ang pagpapalaon ng Diyos ay hindi darating sa inyo. Dapat nga, hindi lang kayo nagbibigay ng tithes, hindi lang kayo nagbibigay ng offerings. Dapat nga, pinapalitan na natin itong mga drums natin. Magkano ba yung na-canvas natin na halaga ng drums? 70, including the cymbals. Hindi pa, all in all, how much? O, 70,000 lang, o, 70,000 lang, o. Isang set na yun ng drum set. O, tapos isang organ, isang keyboard, mga 100,000 lang yan na keyboard. Sisiw yan eh, di ba? Chicken feet. 100,000 na keyboard, 70,000 na ano, di ba? Tapos, bumili ka pa ng dalawang malaking air condition dito, mga 140,000, dalawa na yun, sipin mo. Bumili ka ng CPU, kailangan natin ng CPU, tsaka yung maraming burner, no? Tapos, bumili tayo ng D7000 SLR, mga kinanbas ko na yun, 70,000 yun, chicken feet. Alam mo, maging bahagi ka, magbigay ka niyan, hindi mo man ibigay yung buo. Kung ilan yung kaya mo, ibigay mo. Ito po, wala po na itong laro-laro dito. Subukan mo, ibigay ang tithes, offerings, at first fruits mo. At subukan mo sa lahat na narinig mo na pangangailangan na iglesia. Ito nga, pinaglilis ko itong church na ito. Sabi ni Sir Jovi, hindi na po kaya. Sabi ni Brother Ray, hindi na kaya ang linisin. Kinakailangan na po natin ng bagong pintura. So, kinakailangan na natin bagong pintura. No? Kung magdudonate ka ng pambili ng pintura, kasi mga naglilinis, yung mga nagpipintura, wala namang bayad dyan eh. No? Nagiginig pa po ba tayo? Alam mo, listen very carefully. Bigla kang pagpapalain ng Diyos. Bigla kang aasenso. Napakaganda ng tinuro ko nung Sunday. I mean, on Friday, orderin nyo yung DVD nun. No? Gawin mo ang pinapagawa. Mahalin mo at gawin mo ang pinapagawa ng Diyos. Kaya pagdating ng Friday, dadalo tayo tuwing alas 5:30 ng hapon sa lugar na ito. Upang sa ganoon ay maranasan natin yung pag-asensyo ng buhay. Amen po ba? Kaya po sa narinig po natin ito, as simple as that, ibigay mo ng maayos ang iyong tithes, ang iyong offerings, ang iyong first fruits, ano po? Kung hindi mo dala ngayon, eh, by next Friday, next Sunday, dalhin mo. O kaya naman, kunin mo kay Pastora Roan, kay Pastora Chiki, yung account ng bank account ng church. Ilaglag mo yung copy mo, ay tabi mo lang. Saka po siya i-text at ipaalam na nakabayad ka tayo. Amen po ba? Eh, mga minamahal, ang mga totoong propeta mo ng Diyos, hindi yan pwedeng takutin at pagtampuhan ng kung sino-sino. Sinautusan lang naman yan eh. Ito nga, nararanasan mo na ikaw ay hindi mo tinatayo ang KOGF dyan sa bansang kinahalagyan mo, lalo ka pang umaasenso. Nakahanda na po ang taba. Kung hindi mo binibigay ang tithes and offerings and first fruits mo, ay nakahanda na po ang taba. Natural, siyempre, hindi naman ganun kadali na mararanasan po ang judgment ng Lord eh. Parang nanay yan eh. Tingin kayo sa akin. Sabi ng nanay, anak, tahimik ka ha. Opo, ang kulit pa rin. Anak, tahimik ka ha. Ang kulit pa rin. Opo.
gagawin ni nanay, ihilain sa tabi niyan. Kasi maingay pa rin eh, makulit pa rin eh. Anak, tahimik ka na. Huwag ka nang makulit, papaluin kita. Opo, eh makulit pa rin. Ang gagawin ni nanay, papatigimin na yan. Pum! O, di para maniwala ka na. Ganun ang Diyos. Pero kamag-alala ang Diyos kasi kagaya ng ginawa niya kay Haring Nebuchadnezzar, no? Ang ginawa ng Lord, tiniran pa si Haring Nebuchadnezzar. Binigyan pa siya ng chance. And after 7 years na siya po ay nagsisi ng kanyang kasalanan, binalik siya ng Diyos sa paghahari. Ngayon, damandama ko yung anointing ng Panginoon, sino ang gustong yumaman? Taas ng kamay. Sino ang gustong mabless? Sino ang gustong mapromote? Sino ang gustong mag-abroad? Sino ang gustong makaalis at makaikot sa iba't ibang bansa? Sino ang gustong makabayad ng tuition fee? Sino ang gustong magkaroon ng sariling taxi at maging operator? Sino po? May tao pa ho ba rito? Sino? Sino? Oh, tayo na, lapis sa harapan. And I will pray. Huwag niyong sayangin yung anointing ng Diyos. Takbo na. Maging lahat ng mga nakinginig at nanonood ka. Maging yung lahat ng gustong, di ba, narinig natin yung actually, ako ang nagsimulang nag-prophesy ni Sister Christine eh. Kaya lang, napakabangin ko eh. Binibigyan ko ng chance yung mga iba para mag-prophesy. Binigyan ng prophecy ni Pastora Roan, ni Pastora Chiki, si Christine, at yun ang nangyari. Oh. O, ito pa. Sino rin yung gusto? No?